Nandito na po tayo sa chapter 30, paragraph 5 and 6. Naway matapos natin itong dalawang paragraph na ito. Chapter 30, paragraphs 5 and 6. At ito po, may kaugnayan pa rin ito sa pinag-aralan natin last Sunday. And we spent a considerable time on transubstantiation at nirefute natin ito. At karugtong pa rin ito sa pinag-aralan natin last Sunday. Because this was really the controversy during that time. The doctrine of transubstantiation and consubstantiation. Ang sabi po sa paragraph 5, ang mga panlabas na sangkap, the elements of the bread and wine, ang mga panlabas na sangkap ng ordinansyang ito na marapat na ibinukod sa paggamit, consecrated, ibinukod para sa ordinance of Lord's Supper na itinakda ni Kristo ay maliwanag na naglalarawan kay Kristo na napako sa cross. Kung kaya't ang mga ito ay tinutukoy minsan sa mga bagay na kanilang inilalarawan, alalaon bagay ang katawan at dugo ni Kristo. Datapwat sa sangkap at kalikasan, nananatili silang tunay at tanging tinapay at alak tulad sa pasimula. So this is a clear statement, a categorical statement that our 1689 forefathers really rejected the doctrine of transubstantiation. Dahil ito po ay tinapay at alak sa umpisa, after nitong makonsecrate para sa Lord's Supper, ay nananatili po itong tinapay at alak at hindi po ito nabago into the actual body and blood of Jesus Christ. That is superstitious and that is idolatrous. At pinatunayan po natin kanina, our last Sunday, na matapos sinabi ni Jesus, "This is my body, this is my blood." And then binigkas niya, "For I will no longer drink of the fruit of the vine." So ang tawag pa rin niya after that, still, it remained fruit of the vine. Hindi po ito naging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. But it is His ordained symbol or ordained representation of His death on the cross of Calvary. Kaya, ano bang sermon illustration ang itinalaga ng ating Panginoon? Sinasabi nila na kailangan talaga ng visuals kasi hindi lahat ay marunong magbasa at that time. Marami daw mga illiterate at that time. So kailangan ng visual. Kinakailangan merong cross at merong nakasabit na figure para daw maunawaan ng mga tao na ganun namatay ang ating Panginoong Hesukristo. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, kung meron mang itinalaga siya na sermon illustration or visual illustration na siya mismo ang nagtalaga, yun po yung Lord's Supper. The bread and wine. Kasi consistent lang ang Panginoon sa sinasabi sa second commandment, do not make the believers na kasama na ng Panginoon doon, even angels, even Mary, andun nakasama sa langit. Huwag daw gawa ng larawan at yuyukbuan sila, yuyukuran at paglingkuran. Now, paano daw i-illustrate ang kamatayan ni Kristo sa mga tao na hindi marunong magbasa? They need to see something. Huwag ka nang maghanap pa ng iba kasi meron na pong illustration na itinalaga ang Diyos. Ang bread and wine na ginagamit po natin sa Lord's Supper. God is a master illustrator. Jesus Christ is a master teacher. And His preachings were full of illustrations by means of parables. May mga parables siya. And Jesus Christ is also a visual illustrator. Pero regulated ang kanyang visual illustration sa katotohanan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. And that is the Lord's Supper. Huwag po nating dagdagan, huwag po nating bawasan ang itinalaga ng ating Panginoon. Okay, so pag-aralan po natin sa umagang ito, yung relationship ng consecrated elements kay Kristo. Now, how are we going to illustrate that? When you think of France, particularly Paris, France, what visual image comes to your mind when you think of Paris, France? Ano po?
Yung maa-attach mo kaagad. Oh, you see? Hindi pwedeng i-attach mo ang Eiffel Tower sa Germany. Hindi pwede. When you think of France, na-attach ka agad ang Eiffel Tower. So, Eiffel Tower is France. France is Eiffel Tower. Meron pong ganoong relationship, meron ganoong connection. When you think about New York, ano po ang representation na biglang papasok sa isipan natin? Ha? Statue of Liberty. Hindi pwedeng ang Statue of Liberty i-attach mo sa Florida. Hindi pwede. Hindi. Kumbaga, meron na po, they are married together. Ikinasal na sila. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Kasi by circumstance, ay talagang ano, Mount Rushmore. Ano po ang naka-attach? Mount Rushmore. Yung mukha ng apat na presidents na nandun. Hindi mo pwedeng ilagay yan sa ano, sa Los Angeles. Los Angeles, ano po ang ma-attach? Hollywood. At saka yung hill na nandun. Bakit pa na Amerika tayo ngayon? O, Iligan City, ano po ang ma-attach natin? Maria Cristina Falls. Tinago. Medyo hindi pa. Maria Cristina Falls. O, Cavite. Ano ang ma-attach natin dito sa Cavite? Marami. Pero ang pinaka-prominent is Aguinaldo Shrine. Death of Jesus Christ. Ano dapat ang ma-attach natin sa ating isipan? Not the crucifix, but the bread and wine. Yun ang itinalaga ng Panginoon. Yun ang marriage. Nakuha po natin, hindi pwedeng ibaling natin sa ibang illustration. Kaya nga, when you partake of this bread and wine, you are proclaiming my death until he comes. So, the only representation na itinalaga ni Kristo pertaining to his death, kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo, ay ang Lord's Supper, ang bread and wine. No more, no less. Huwag na nating dagdagan pa ng crucifix. Huwag na natin dagdagan kasi ang Panginoon ay consistent sa kanyang salita at malinaw ang sinasabi ng Hebrews chapter 20 verse 4 to 6, the second commandment. At babasahin natin ito, although common na po ito, but for the sake sa mga nanonood, ngayong umagang ito ang sabi po dito, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis nino, nang anumang nasa langit sa itaas. So, sino ang nasa langit sa itaas? Nang anumang nasa langit sa itaas? Ang Diyos, si Kristo, si Mary, lahat ng mga believers na nandun na, huwag daw gawan ng inukit na larawan. O nang nasa lupa sa ibaba. So, meaning to say, bawal ang statue ni Jose Rizal. Ang konteksto nito is object of worship, yung niluluhuran, niyuyukuran. Now, kung ang ating gobyerno ay gumagawa ng tawag dito ng Rizal statue sa mga plaza, iba't ibang plaza sa ating bansa. As long as that statue is not an object of worship na niluluhuran at niyuyukuran, mananatili yang sagisag sa ating isa sa ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Iba ang konteksto, wag po nating kitiran ang ating utak. Sinasabi diyan. Okay? Unang nasa tubig sa ilalim ng lupa, huwag mo silang yuyupuran o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking pinarurusahan ng mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. How do we remember the death of Jesus Christ? What image or what representation should be attached to the sacrifice of Jesus on the cross of Calvary? There is only one ordained representation. Yun ang regulative principle of Scripture. Regulative principle. Ang normative principle ay nagsasabing
Basta hindi ipinagbabawal, pwede nating gawin. Normative 'yun, delikado po 'yun. Pero ang regulative is kung ano ang nandiyan, 'yun lang po ang ating gagawin. Delikado po 'yung normative. Kasi meron na po tayong example sa Biblia. Dalawa, at least I can name two. Leviticus chapter 10. Leviticus chapter 10. Patungkol sa kasalanan ni Nadab and Abihu. Ito po 'yung regulative principle of worship. Brother Lorenzo, pakihanap, I think nasa 2 Corinthians 5 to na 5 na hindi na visual representation ni Christ ang pagkak, ha? Oh, verse 10, mamaya babasahin natin. Leviticus chapter 10. Ang sabi po dito, noon sina Nadab at Abihu na mga anak ni Aaron ay kumuha ng kanya-kanyang suuban. At nilagyan ng apoy ang mga ito at pinatunga ng insenso. Sila'y naghandog sa harapan ng Panginoon ng ibang apoy, strange fire. At ano itong ibang apoy na ito? Na hindi niya iniutos sa kanila. Hindi inutos, hindi rin ipinagbabawal. Di ba? Hindi ipinag-utos, hindi inutos, hindi rin binawal. Anong nangyari? Tinanggap pa ng Diyos. Yung reasoning na as long as hindi pinagbabawal, pwedeng gawin. Pwedeng gawin as long as hindi pinagbabawal. Eh malinaw ang sinasabi dito na verse 2, at lumabas ang apoy sa harapan ng Panginoon. Nilamon sila at namatay sila sa harapan ng Panginoon. You see, to offer unto God something that He did not require is called sacrilege. Ano pang pangalawang example? Na yung normative principle is really bagsak. Hindi pwede, delikado. Regulative principle, stick to what is prescribed. Ano ang prescription ng Panginoon kung papaano dalhin ang Ark of the Covenant? Anong prescription? It must be carried by 4 Levites sa shoulder. Yun talaga yung malinaw na instruction. Anong ginawa ni David when he attempted to transport the Ark of the Covenant papunta sa Jerusalem? Ni-revise niya ang prescription. Again, hindi ipinagbabawal ha, pero hindi rin inutos. Pero siguro sabi sa isip siguro ni David, mas practical itong anong tawag sa Tagalog nung ano? Cart? Karatela? Mas practical ito, at least hindi na mapapagod yung mga Levites. So doon nila. So ang resulta noon, muntik nang mahulog yung Ark of the Covenant, and Uzzah, sa kanyang good intention na hawakan ang Ark of the Covenant para hindi bumagsak, nagalit ang Panginoon kay Uzzah at siya ay instant na namatay. Now, bakit nagalit ang Panginoon? Eh, di ba tama naman ang intention ni Uzzah? The point is, bilang Levite, alam ni Uzzah ang specific prescription ng Diyos. That the way to transport the Ark of the Covenant is regulated sa kaniyang specific prescription. And that is to be carried by 4 Levites on the shoulders papunta sa dako na kung saan siya dadalhin. Pero ni-revise nila. And that is also the reason kung bakit ang ating worship dito sa ating iglesia ay regulative. Hindi po tayo normative. Kung nagtataka kayo, we stick to the elements of worship na nasa Bible. Call to worship, singing, pastoral prayer, offering, sermon. No more, no less. Walang special number sa harap. Walang ano, walang puppet show, kung ano-anong idinadagdag na mga variety show element. Pwedeng lumabas yon sa ibang okasyon kung meron tayong mga fellowships, katulad ng nangyari last December. But during worship, we should stick to what is regulated in the scriptures, what is clearly prescribed in the scriptures. Doon po tayo mag-stick. Wala tayong karapatan na magdagdag ng elemento na hindi prescribed ng Panginoon. Remember that worship is a command. And it is a command with a specific prescription.
Kung meron tayong idadagdag doon, dadagdagan natin ang puppet show, mga kung ano-anong mga modern pop dance dito sa harapan, dadagdagan natin, sinasabi natin na kulang ang prescribe ng Panginoon. Kulang, kailangang dagdagan. Now, hindi po tayo ang audience sa worship. Ang audience sa worship ay ang Diyos. At ang kinalulugdan lamang niya ay yung itinalaga niya. Yung iprescribe niya. Yun ang kanyang tinatanggap. To offer unto God something that He did not prescribe is called sacrilege. Kaya wag po nating i-revise or wag nating dagdagan ang salita ng Panginoon sapagkat ito ay kompleto na. And the same is also true with church government. Ang itinalaga ng Panginoon na leader ng iglesia ay pastor or pastors. And then, sa mga practical matters of the church ay ang mga deacons. And then, merong qualification ang pastors. Meron ding qualification ang deacons. Huwag po tayong lumabas doon. Kaya yung mga man-made offices sa church, president ng youth department, ano pang mga kung ano-anong mga organizations na dinadagdag sa... There are only two church offices. The office of the pastor and the office of the deacon. At kung wala pang qualified, maghintay. Pero hinihingi natin yan sa Panginoon. So sa Lord's Supper, papaano natin alalahanin ang kamatayan at muling pagkabuhay, particularly ang death ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo? We do not remember that by means of the crucifix, but we remember the death of Jesus Christ corporately as a church by means of bread and wine, the elements of the Lord's Supper. Yun po ang ating pag-aalala sa kamatayan ng ating Panginoon. 1 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang sa 25. Please turn there. Ang sabi po dito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, hindi niya tinanggap sa ibang mga apostles. It was directly revealed by Jesus Christ to Paul. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus nang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagpuputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito'y siya'y bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay, so tinapay pa rin, na ito at inuman ang kopa pa rin, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Na ngayon, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Verse 16 rather. 2 Corinthians 5:16. Papaano natin alalahanin ang ating Panginoong Hesus? Papaano natin siya kilalanin sa pamamagitan ng visual? Sa pamamagitan ng crucifix, visual image? 2 Corinthians chapter 5 verse 16. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, bagamat nakilala daw si Kristo ayon sa visual, kasi nakita nila si Jesus. Si Paul, di ba nakita ni Paul si Jesus na resurrected? Am I not an apostle? Have I not seen the Lord? So nagpakita si Kristo kay Paul. So sabi ni Paul, bagaman kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakilala. So ibig sabihin, natapos na po yung era ng visual representation of the face of Jesus Christ. Natapos na. Hindi na sa pamamagitan ng laman, hindi na sa pamamagitan ng visual
It is now through His Word and through the ordinance that the element of the bread and wine na kanyang itinalaga upang i-proclaim ang kanyang kamatayan hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon, until He comes. So, pag sinabing until He comes, ibig sabihin niyon, ang Lord's Supper ay gagawin natin hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. The proclamation of the death of Jesus Christ does not cease. We keep on proclaiming the death of Christ, of course, by means of preaching, because during the Lord's Supper, merong preaching pa rin na ginagawa. And we proclaim the death of the Lord Jesus Christ by means of preaching and the commemoration of the Lord's Supper until He comes. Yun ang sinasabi. So, nire-reject po natin. Kaya ano po ang connection ng elemento kay Kristo? Ano ang connection? Ano ang connection ng Eiffel Tower sa Paris, France? Talagang there is a marriage. Kukunot ang ulo ang noo ng sino man kung ang Eiffel Tower ay bigla nating i-associate sa Tokyo, Japan. Hindi papayag ang sino man. They are not married. That would be awkward. So nakuha po natin ang bread and cup closely associated sa ating Panginoon, dahil yun po ang itinalaga ng Panginoon ng na elemento in order to represent His body and blood. Kaya pwede nating tawagin yung bread, hindi yung kahit anong bread doon sa binili natin sa bake shop na pandesal, at tawagin nating body of Christ, or hindi pwedeng kahit anong wine ang tatawagin nating blood of Christ, kundi yung kinansecrate, yung ibinukod para sa Lord's Supper. Yung ibinukod, bagamat nananatili siyang tinapay pa rin at nananatili siyang alak pa rin, metaphorically or figuratively, pwede nating tawaging body of Christ or blood of Christ. Pero para sa akin, para maiwasan yung ano, para maiwasan yung controversy, ay specify talaga natin that this is the bread that represents the body of Christ, and this is the wine that represents the blood of Christ. Paragraph number 6. Paragraph number 6. Sabi po dito, ang doktrinang karaniwang tinawag na transubstantiation, natalakay na po natin ito last time, na nagsasaad na ang sangkap ng tinapay at alak ay nagiging sangkap ng katawan at dugo ni Kristo sa pamamagitan ng paghahandog ng pari o anumang ibang paraan ay kasuklam-suklam, hindi lamang sa banal na kasulatan, kundi maging sa karaniwang bait at katuwiran. So, it is abominable not only to the scriptures but to common sense and reason. Yun ang sinasabi ng ating confession of faith. Bukod dito, iginugupo nito ang kalikasan ng ordinansya. Hindi ko talaga maunawaan yung Tagalog na yan. At dati na at siya pa ring sanhi ngayon ng lahat ng uri ng pamahiin at labis na pagsamba sa Diyos-Diyosan. So it is idolatrous. Sa English po, paragraph number 6, English translation. The doctrine which maintains a change of the substance of bread and wine into the substance of Christ's body and blood, commonly called transubstantiation, by consecration of a priest or by any other way, is repugnant not to Scripture alone, but even to common sense and reason. Overthrows the nature of the ordinance. Overthrow pala yung iginugupo. Overthrows the nature of the ordinance and has been and is the cause of manifold superstitions, yeah, of gross idolatries. So ang paragraph number 6 po, mga kapatid, ay nag-i-indict once again sa Roman Catholicism's doctrine of transubstantiation
as being a flagrant violation of scripture and of common sense. At inaassert po ng paragraph number 6 that the practice of the Mass also violates the very purpose of Christ for the supper. At ano ba ang purpose ng ating Panginoon for the supper? To remember my death, or to remember his death until he comes. And instead promotes manifold superstitions, yea, gross idolatries. Nagpo-promote ng superstition at nagpo-promote ng gross idolatry. At dahil natalakay na po natin ito extensively last Sunday, ay wawakasan na lang po natin ang paragraph number 6 and number 5 and number 6 sa puntong ito ng ating pag-aaral sa Sunday School. At dahil meron pa po tayong natitirang oras, ay maaari po tayong mag-raise ng ating mga katanungan. Ang cross kasi noong araw, equivalent yan sa lethal injection ngayon. Kasi kung lethal injection pa ang ano, paano daw, i-repeat natin yung question para sa ano, sa audience. Paano daw yung sinabi ni Pablo, I am not ashamed of the cross. So meron pa rin reference sa cross. Paano yan? So ang sagot po dito, ang cross kasi noong araw, equivalent yan sa lethal injection ngayon or electric chair ngayon. Yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng cross is means of death or capital punishment. Si Kristo na nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo, na Diyos at Hari, hindi ikinahihiya. Kasi ang konsepto ng mga tao, hindi ikinahihiya ni Pablo, ang konsepto kasi ng mga tao sa isang triumphant king ay hindi namamatay. Kumbaga, valiant. Eh bakit si Kristo namatay doon sa cross ng Kalbaryo? So there is a reason na ikahiya. So pag sinabing I am not ashamed of the cross, hindi ibig sabihin na magsuot tayo ng kwintas ng cross kasi I am not ashamed of the cross. I am not ashamed of the fact that my Lord and Savior died on the cross. Because through that death, tinubos ako mula sa aking kasalanan. So I am not ashamed of the cross simply means I am not ashamed of the gospel of the substitutionary death of Jesus Christ for my sin. Again, balik pa rin tayo sa ano, balik pa rin tayo sa Paris Eiffel Tower. 'Di ba? Balik pa rin tayo diyan sa ano, sa figure of speech na ganyan. Hindi natin iliteral kasi kung iliteral natin, ipapaano kung electric chair ang paraan sa kamatayan ng ating Panginoon noon. So lahat tayo ay magsusuot din ng kwintas na electric chair. Kung lethal injection ang paraan ng kamatayan ni Jesus, so I am not ashamed of the lethal injection. So lahat tayo ay magkwintas din ng lethal injection sa ating ano. Hindi ganoon ang ano, ang understanding. As if hindi natin ginagamit ang figure of speech sa pangkaraniwang araw-araw na ano na gamit. 'Di ba? Ginagamit natin ang figure of speech kaya huwag po nating iliteral yung mga bagay-bagay. Kaya nga sinasabi ng ating confession of faith that violates common sense. That violates common sense. O pag sinabi nating siya kasi ang Judas sa klase. Siya ang Judas sa grupo. Ibig sabihin literal siyang naging Judas na yung Judas Iscariot siya yon. Anong ibig sabihin yan? Siya ang Judas sa grupo namin. Siya ang traidor. So ganun, this is my body. That is figure of speech.
That is metaphor. Hindi natin pwedeng ano yan, hindi natin pwedeng baguhin yan. He is the William Shakespeare of the class. So anong ibig sabihin noon? Siya ay dalubhasa sa language. So kuno, he is the William Shakespeare of the class. She is the Mariah Carey of the Philippines. Ibig sabihin, meron siyang equivalent na ano, na skill sa singer na si Mariah Carey. Or Tony Braxton of the Philippines. I'm thinking of Jaya. Diba tinagaro ang Tony Braxton of the Philippines? Meron pang ibang question? Brother Choi? Ang mag-partake ng Lord's Supper ay yung nakasumpong talaga ng saving grace. Yung tunay na mananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Meron kasing, di ba, pinag-aralan natin ang ano nga ba yung Latin na ex operato, regardless of faith, as long as makapag-partake ng element, parang magical nga. Na okay na, na-partake mo na yung body and blood. So ikaw ay, ano na, okay na, mahuhugasan na sa kasalanan mo. Pero hindi mapapatawad ang isang tao sa kanyang kasalanan kung walang pagsisisi. Unless you repent, you will all likewise perish. So repentance is necessary kung ang isang tao ay makasumpong ng biyaya ng kaligtasan. Kinakailangang makita niya na siya ay makasalanan, kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos, nasa ilalim ng puot at galit ng Diyos. Kailangang mapawi ang puot ng Diyos laban sa kasalanan. Propitiation o propitiation ang pinag-usapan natin. Mapawi ang galit ng Diyos. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. So, dugo, banal na dugo, pantabon sa kasalanan ang makapagpapawi ng galit ng Diyos. At wala na pong ibang qualified noon kundi ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Doon po tayo manampalataya. Hindi sa pamamagitan ng ritual, kahit 1,000 beses ka pang magpartake ng communion, bread and wine, kung ang puso mo ay hindi nagsisi at hindi nanampalataya kay Kristo, walang saysayan sa harapan ng Diyos. Kaya sa mga kaibigan natin na nabahala sa kasalanan, would you be free from the burden of sin? There's power in the blood. Ibig sabihin, manampalataya ka sa bisa ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Manampalataya ka sa bisa ng kanyang kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo na ginawa niya minsan para sa lahat ng panahon, once and for all times. And believe in Jesus Christ alone as your Lord and Savior and you will be saved. Okay, hanggang dito na lang po tayo at balik po tayo 10:15, tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa biyaya ninyo na nagliligtas ng mga makasalanan na tulad namin. At nawa po o Diyos ay bigyan ninyo kami ng puso na nagpapasakop sa inyong salita. Alam po namin o aming Panginoon na ang puso ng tao ay nag-iimbento ng mga idols. Master ang puso ng tao, bihasa, sanay na mag-imbento ng iba't ibang idol. And that is why in your perfect wisdom ay nagbigay kayo ng specific prescription kung paano namin alalahanin ang inyong kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo. Hindi sa pamamagitan ng crucifix, hindi sa pamamagitan ng kung ano-ano man, kundi sa pamamagitan ng bread and wine. And we stick to that, no more, no less. Ganon din sa worship, ganon din sa pamamahala ng iglesia. Tulungan ninyo kami o aming Panginoon na hindi kami lalabas sa salita ng Diyos. Malinaw ang instruction, do not go beyond what is written. So help us, O God, not to go beyond what is written. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa pag-join sa Sunday School. Balik po tayo 10:15.